May papakilala po akong gulay sa inyo o bulaklak. Bukod sa katuray at bulaklak ng kalabasa, ito po ay isang bulaklak din po siya, guys. Pero ito po din ay isang gulay. Guys, nakukuha po ito sa bundok pa o sa mga masusukal po na lugar na basta na lang po siya tumutubo. May season po na talaga sila ay namumulaklak, guys. Mga month na June, July to August, ayan po. May mga bulaklak po sila. Ito po ay binili ko lang po ito sa Changi, sa mga galing po ng bayo. Mga naghahangon ng mga angkat nilang mga gulay. Guys, ito ay kahit di mo po lagyan ng MSG ang gulay na to, lasa na po siyang may MSG. Kasi malinaw na po siyang yung lasa niya. Pwede mo po siyang ilahok sa munggo, kisa mo sa sardinas, o kahit ilagay mo po siya, ihalo mo siya sa kahit anong gulay po. Pwede po niya. Pwede rin po sa sardinas. Yan. Gisahin mo lang sardinas. Lagay mo po ito. Ang sarap, guys. Actually, yung ibang lugar, iba-iba po ang tawag nila dito eh. Pero sa amin po, ang tawag namin dito po ay kapas-kapas. Yan, guys. Kapas-kapas po ang tawag namin. Yung daon niya po ganito, guys. Yan. Isa po siyang vines. Uri ng vines kasi umakyat po to sa mga puno. Ayan. So pag kinukuha nila, inaakyat pa yung puno para makuha tong gulay na to, guys. Pag hindi pa siya nabukad-kad, guys, ito po siya, ganyan po siya. Hindi po ng bulaklak niya. Tapos pag nakabuka na siya, tip mo na, guys. Paano po to lutuin? Tanggalin lang po siya dito sa tangkilingan. Ito lang, guys. Dito. Ayan. Ayan. Po. Pwede natin ito. Tapos din lang po yung matitira. Ayan po. Siyempre, hugasan natin ng mabuti bago natin lutuin. Mga 3 minutes lang po luto na ito eh. Kasi madali lang po siya. Maybe mga 2 minutes lang. Pagkakulog po niya, luto na yan. Madali po siyang malaga. Paluto. So guys, ito guys talaga, hindi ito to tinatanim ha, natatagpuan lang po ito sa mga bundok, sa mga masusukal po, yan, doon lang po siya na tatagpuan. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel. Try nyo pong kumain ng kapas-kapas, guys. Masarap po siya.